Welcome back to my channel, and tonight kasama natin si Alwin, AMT batch 2017 ng PhilSCA, and ngayon piloto na siya ng Cebu Pacific. So anong kamusta yung experience mo from AMT tapos nagpiloto? And congrats pala muna. Congrats. Sobrang proud ako sa iyo, and puro bolahan po yung nangyayari. Bolahan lang to. Congrats. I mean it. Congrats. Salamat. So yan. Kasi kami ni Alwin, kami yung mga hindi nyo mga etchesero estudyante na hindi nyo ano, hindi nyo makikita sa Dean's Lister. Hindi nyo makikita pero nasa faculty room. Yeah. So ayan. So kamusta nga? Kamusta yung journey from AMT to pagiging pilot? Sa totoo lang, hindi talaga AMT yung trip na eh. So, ginawa ko lang talaga siyang stepping stone sa aviation to learn more about flying, yung components ng aeroplano and everything. Flying talaga. Gusto ko talaga maging piloto simula nung bata ako. So, yun. Hanggang sa... Eto na. Piloto ka na, di ba? So, ano naman yung hardest na part ng pagiging piloto or first officer? Well, yung unang-una, yung tulog mo. Medyo kailangan mong mag-adjust yung body clock mo, i-adjust mo kasi hindi mo alam, madaling araw, bigla. Hindi naman bigla, may scheduling nga naman, pero yung body clock mo, may iba na. Hindi na yung normal na paggabi, tulog ka, umaga, gising ka. So, yun yung hardest struggle. Sa pag-aaral naman, kailangan talaga pupuka. Basa ka ng basa. Free time mo, basa ka. Matay ka, basa ka. Ginagawa mo ba yun? Oo, ginagawa ko. Matay ako, babasa ako, ganun. Para lang maging within standard ka ng kumpanya. Kasi siyempre, dream job mo to. Hindi mo na gustong pakawalan. Ayun. So, kamusta na na-attain mo yung dream job mo ng pagiging piloto? Kamusta yung pakiramdam? Sobrang saya kasi... Paano yung masaya? Hindi. Sobrang saya kasi simula nung bata pa ako, ito na eh. Talagang... Ito talaga yung gusto. Una kong dinrowing, aeroplano. Una kong pinagmamasdan lagi pagka may naririnig ako. Pagkating kagad ako sa taas. Aeroplano. Tapos hanggang sa hindi naman ako nahilig sa Dota. Yung mga games na ano ba, hindi naman ako nahilig eh. Puro simulator. Yeah, puro same. Same. Yeah. Lipad. Ganun. So share mo naman sa amin yung happiest experience mo sa pagiging pilot or first officer. Well, syempre unang-una, pinakamasayang experience ko is yung first solo ko. Syempre una ang nakapagpalipad na mag-isi. Tapos sunod nun... Wait lang, bago sa mong i-promote yung flying school mo. Nga pala, para sa mga gusto mag-flying dyan, Masters Flying School, the best. Hello, Masters Flying School, baka naman. So go. Baka naman na. Oh, go. So yun, after nun, PPL license, lahat ng licenses na ano ko, na-earn ko. Happy eh, syempre, di ba? Kasi road mo na yun, papunta ka na ron eh. Step by step. Step by step. So, ano pa bang happiest ko? Yung nakuha ko yung 320 rating ko, shoutouts nga pala sa tita ko na nagpayaram sa akin ng pera. Thank you, tita. Hey, tita, salamat po. Salamat. And sa sim school mo? Sa Paat. Paat? Sa Pampanga to. Clark. Tama ba? Sa Pampanga, oo. Sa tabi ng duty free, sa mga gusto mag-rating ng Airbus, Paat. Hello, Paat. Baka naman ulit. Baka naman din na. So, ayun, after nun, daming masaya eh. Yung mga lipad, syempre, masaya ka rin eh. Kasi yun nga. Yung first flying mo sa Cebu Pacific, yung commercial flight mo sa kanila, nung na-release ka na sa line, kamusta? How was it? It was good kasi I had the chance to fly with our manager. Wow! With our boss, Captain Noel Pablo. Captain! Hi, Cap! Shoutout ulit! Shoutout sa'yo, Cap. Thank you po. First prod ko sa kanya, Manila, Davao kami. Wow. Early morning. Hometown. Kabado sa... Hindi na. Kasi release na ako. So, prior to that kasi meron naman training. Prior to that meron naman and flights na rin sa Cebu Pacific na training flight. So, okay na ako. Medyo kampante. Hindi naman kampante na bad eh. Pero yung...
alam mo na safe kayo. Alam diba? Mo naman na pupunta ka doon, makakabalik ka. Yes, after that. So yun, okay naman siya, masaya. Okay. So madami kasing nagtatanong ng mga technicalities or mga requirements tungkol sa pagpipiloto. Mm. So unahin natin yung educational background. Kailangan ba ay graduate ng college or kahit hindi graduate pag magko-commercial pilot? Kailangan kang may college degree. Degree, any course. Any course, nursing ka man, agriculture ka man, as long as you have the passion for flying, tara. Masters. Hindi, lipad ka. Basta you have the passion. Any flying school will do naman. Exactly. Because isa naman yung standard. Oh, isa naman yan eh. So, kamusta yung age? At what age pwedeng magsimula yung pagpipilot, yung pag-flying school? And before you answer that, ground schooling muna. No? Ground schooling muna. Which will take like around 1 year? 1 month. 1 month, one okay. Month. Kung talagang dire-diretso ka, 1 month siya. Pero kung mag-go tayo tayga, let's say yung schedule every mo weekend, is not, ano, ganyan, tatagal yun, siyempre. Oo, oh, okay. Siya. So, sa age naman, ilan taon pwedeng mag-piloto? Or ikaw, ilan taon ka nag-start mag... Ako, nag-start ako mag-flying 18 turning 19. That was April 2016. Oh, so very bagets naman pala. Hindi naman. Hindi naman. So, sa ano, sa mata naman, sa vision, kailangan ba 2020 yung vision mo? 2020, okay ka lang naman magkaroon ng corrective lenses, okay lang. As long as hindi ka colorblind, yung depth perception mo maayos, sige, fly. Ano po yung depth perception? Depth perception is yung... Paki-spell. Basta yung lalim ng tingin mo, madi-differentiate mo yung malapit sa malayo. Okay, okay. So, bawal rin ang color blind. Bawal talaga. Oh, okay. Yun ang pinakabawal. Kasi, di ba yung runway lights natin, yung mga signals. Yeah. So, it's that's very important. Oo. Parang sa EMT rin, sa mga EMT natin, sa mga AVT natin, na, di ba, sa components naman ng aeroplano naman, bawal yung... color blind bawal yun. So sa height, kamusta, may minimum ba requirement sa height? Meron lang alam ko pero pasok kasi ako so hindi ko siya maintindi. Parang nang as long as abot mo yung flight controls. Hindi. Basta may certain may certain requirement. Disclaimer na lang po kasi ayaw mag-claim ng ng exact numbers. Okay. Nakapogi ba pag naka-uniform ng pang-piloto? Hindi. Sa akin, nabuboost lang yung professionalism mo. Confidence? Oo. Na ikaw yung lilipad ng aeroplano, yung mga pasero, titingnan ka na sila pala. Na parang ako rin, nung bata ako. Nakakatuwa sila makita. Hindi sila lilipad. Pa-picture ako mamaya. Mga ganon. Na parang nakakabus na dati. Ako yung tumitingin sa kanila. Ngayon, ikaw na. Ako naman yung natitingin. May pressure ba sa pagpipiloto? Tsaka sa, well, you're wearing the uniform and, diba, safety ng passenger. Kayo nagdadala ng passenger from route 1, point A to point B. So, kamusta yung pressure bilang piloto ka? At kamusta yung pressure bilang sa mga kasamahan mo and sa pamilya, of course, kasi wala kang oras. So, sa pressure naman sa amin, safety-wise, kasi minsan fully booked talaga kami, 180 passengers, so full load kami. Sense of responsibility lang talaga yung pressure, lalo na kung yung leg sa'yo. Kasi ikaw yung lilipad, sa'yo take-off, landing, and everything. You will manipulate the aircraft. So, ikaw, kailangan handa ka na lunukin mo na yung responsibilidad na ako lilipad nito. Okay. Sa family, kamusta ang pressure so far? Okay naman. Kasi nakakabawi-bawi na wala mama kay papa. Wow, so proud of you. Yung lang naman yung gusto ko rin. Makapagawin sa amin na gawa ng naranasan na namin yung hirap ng buhay. Yes. So, kamusta naman sa sahod ng FO? Magkano ang sahod niyo? So ayan, yan na yung sagot. So yung timeline ng pagpipiloto from nag-ground school ka hanggang naging nakapasok ka sa Cebu Pacific, gaano siya katagal? Tsaka
Magkano yung average na nagastos? Sa akin, matagal eh. Kasi 2016 ako nag-start. So, bakasyon ng third year yun to fourth year. Nung may pasok na, yung lipad ko, ano-ano lang. Sundot-sundot lang. Sundot-sundot lang. After nun, di graduation na, dire-diretso naman na, hanggang nakuha ko yung CPLIR ko. After nun, doon ako natigil. Nang matagal. Kasi, yung trabaho, yung mahirap kunin, yun talaga ang hirap. Mataas yung competition. Taas. Na kailangan, ganitong certain force meron ka, kung wala kang pang airbus, wala kang pang rating, or tambay-tambay ka lang sa GenAv, in case na magkaroon ng ground school, sige, ayun. I take that route, na tumambay sa GenAv, ganyan. Ano lang ba? Para hindi lang na i-stop rin yung learning, try na practice. So yun, after nun, ayun na, nakiharap na ako sa tita ko ng pang Airbus. Airbus rating na ako. So, mga magkano yung average from ground school hanggang, kasama na yung lodging, lahat, pagkain, transpo, lodging, yan. Kasi we all know, kahit sabihin mo yung lodging, baka 5% lang yun ang gastos. So, magkano yung nag-gastos from ground school to flying school? Nung, I mean, makuha mo yung rating? 3 to 5 M. Pesos. 3 to 5 M pesos. Pero yung type rating ko is USD, so baka mag-vary pa pag kinonvert sa peso. Yeah, yung exchange naman, yung nag-iiba. Oh, okay. So, yung conservative is 3 to 5. Kung hindi kayo magre-rating, mga nasa 2 M, 2.5. Oh, okay. So, any advice you want to say sa mga gustong magpiloto na gustong gayahin yung tinahak mong landas? Para sa mga gustong magpiloto, keep on dreaming. Huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Sabi nga ni Captain Genesis Bernardo, na idol ko rin, shout out Cap, poverty is not a hindrance to success. Wow, that's great. So, an additional doon sa sinabi ni Alwin na yun nga, sa start kasi ng video na to, sinabi namin na hindi naman kami yung talaga makikita mo na sobrang nag-excel. Well, we excel in our own way siguro nung nasa fields ka. Pero more on mas maging streetwise tayo kumpara sa, kasi yung tunay na laban talaga is pagkatapos na nung college, kung ano yung tatahakan mo landas. So yun lang, and yun nga, I agree also with Alwin na yung kahirapan ay hindi naman hadlang, di ba? Kung pinanganak kang mahirap ay hindi mo yung kasalanan, pero kung mamamatay ka mahirap, kasalanan mo yun. So just keep on dreaming, di ba? Keep on dreaming, pursue everything that you want. Tsaka yung passion, yung puso nyo, so yun yung importante. And yeah, so that's it. Thank you, Alwin, Thank you for this vlog. So don't forget to click subscribe and click the notification bell. And once again, thank you for watching this vlog. Bye! Salamat!